Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. Pasalamatan ka sa lahat ng bagay na mabuti mong ginagawa sa aming buhay, sa mga pagpapagaling sa aming karamdaman, sa pag-iingat sa panahon na kami nasa mga panganib ng buhay. Salamat din sa lugar na ito na ikaw ang nagtakda upang dito'y sama-sama ito ay aming mapaglingkuran. Sama-sama mailulog ang aming mga panalangin at umasa na kami ay may kakanggapin. Amin ding panalangin na magsan mo ang aming mga puso isipan na maging karapat-dapat na mapaglagyan ang iyong mga araw sa ita. At hayaan mo po, Panginoon, ang lahat ng magaganap sa oras na ito para ang kalooban mo lamang sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Biblia, samahan ninyo ako sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 24, mga talatang 46 hanggang 53. Ebanghelyo ang babasahin sa araw ng Linggo sa ating simbahan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw.
Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Pagkatapos namang ito, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, siya'y umalis at dinala paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating pong buhay na Diyos. Palakpak ng malakas para sa ating Diyos. At sige po mga kapatid, pwede na po kayo makaupo. Bago pong lahat ay magandang hapon na po sa inyo. Kaya hindi po ninyo ako nakikita kasi nasa tabi-tabi lang ako. Hindi tayo humigit na. Kapag nasa gitna, kita, kita. Anyways, mula po natin ang pagbibilay. Tatlong puntos na ang ating gustong puntosan. Yun pong sinasabi ni Jesus sa kanyang mga lagad na pagkatapos niyang muling sahawain yung dapat na maganap at mangyari sa Panginoon Jesus na siya ay kailangan magdusa, maghira, isakdal, pagbintala ng kung ano-ano, paratangan ng kung ano-ano, at siya'y mamatay, ngunit hindi magtatapos ang kanyang buhay sa kamatayan, at sinasabi pa rin niya na siya'y muling mabubuhay. Kailangan mangyari ang mga bagay na yun. Naalala ko, sabi ng isang kasamahan ko dati, sabi niya, Lord, kung parusa ang pinagdaraanan ko ngayon, huwag naman masyado masakit. At di ba yung mga bata, pagpapaluin na ng mga magulang, naglalagay na ng karton sa puwet. Bakit? Para hindi masyado maramdaman ang sakit. Sabi niya, Lord, huwag masyado masakit. Sabi niya naman, ngunit Lord, kung ito'y pagsubok, sabi niya, mapagtatagumpayan ko ito sapagkat may lakas na manggagaling sa iyo. Si Jesus, yun yung ganyan sinasabi, kailangang pagdaanan niya ang mga bagay niya. Kaya kung tayo man, ay may mga pagsubok at problema ang kinakaharap sa buhay, sabi nga ay daanan lang natin, huwag lang natin tatambayan. Kasi pag tinambayan natin, hindi tayo makakaalpas, hindi tayo makakaalis. So, sumulat po natin, ang unang puntos na gusto kong puntusan ay itong sinasabi sa verse 46. Sinabi niya sa kanila, ganito ang kasusundan. Kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling magbubuhay sa ikatlong araw. Verse 47. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ito yung una, kapatawaran ng kasalanan dapat ipangaral. Sino ang gaganap nito? Walang iba na gaganap nito ay ang kanyang mga alaga. Sa panahon po natin, napakagandang pagmasdan, napakagandang marinig na ang lahat ng humahawak ng microphone na nasa pulpito na nagpapahayag ng mga aral ng salita ng Diyos ang dapat na dinadala ng mga naglilingkod sa Diyos ay yung kapatawaran ng kasalanan, hindi ang panghuhusga sa kanyang kapwa, hindi paninira sa kanyang kapwa, hindi pagtutuligsa sa kanyang kapwa, hindi panghahamak ng kanyang kapwa, kundi ang daladala niya ay ang kapatawaran ng Diyos sa sino mang tao na magsisisi at magbabalik loob sa kanya. Sa lumang tipan, ang mga propeta kapag isinusubo ng Diyos
sa isang bayan o sa isang tao ang kanyang message na liwanag, pagsisisi ng kasalanan. Ano ang sabi niya? Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, sapagkat kung hindi, parurusahan kayo na Diyos. Ano ang dala-dala ng mga propeta sa lumang tipan? Preaching of repentance with warning. May babala. Anong babala? Pag hindi, parurusahan kayo ng Diyos. Ang mga propeta sa lumang tipan kapag mangaral, may kasamang pananako. Tatakutin. Di ba mga bata ganun din? Susunod yan sa mga magulang kapag may nakaambang hangin. Sige, hindi mo gawin, paluin kita. May sinturong nakaabang. Sige, pag hindi mo ginawa, sisinturongin kita. May mga bata ganun yan. Kapag papaluin, saka nang susunod. Pero pag hindi pa tinatapos, hindi susunod. Na-experience nyo na ba na may tumayo rin dito sa harapan ninyo na ang sabi, ang hindi papalakpak, hindi pagpapalain ng Diyos. Nakarinig na ba kayo ng kayo na yun? Yan ay yung mga kamag-anak ng mga natitirang propeta sa lumang tipan, tinatakot ang mga tao. Ibig kong sabihin, pag hindi ako pumalakpak, hindi ako pagpapalain ng Diyos. Ang hindi tatalon, hindi pagpapalain ng Diyos. Ang hindi sasayang, hindi pagpapalain ng Diyos. Yan yung mga kamag-anak na natitira pa ng mga propeta sa lumang tipan. Ano ang una? Kapatawaran ng kasalanan ang dapat ipangaral. Pagpapatawad ng Diyos ang dapat na ipangaral. Pagdating sa bagong tipan, si John the Baptist ang unang kauna-unahang propeta. Ang kanyang pangaral na dala ay pareho lang ng propeta sa lumang tipan. Kaya lang tingnan natin yung level, yung bigat. Sabi ni John the Baptist, nang siya magsimula sa kanyang ministry, pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat patatawarin kayo ng Diyos. Wala nang pananakot. Doon sa lumang tipan, tinatakot. Pag hindi kayo nagsisi, purusahan kayo. Pagdating kay John the Baptist, pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan, patatawarin kayo ng Diyos. Gumaan na. May offer. Ano ang offer? Patatawarin kayo ng Diyos. Medyo gumaan. Pagkatapos ni John the Baptist, nang magsimula ang Panginoong Jesucristo ng kanyang ministeryo, pareho din yung dala na message. Preaching of repentance. Pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong kasalanan sapagkat malapit na kayong pagharian ng Diyos. Aba, mas maganda kay Jesus. Bakit mas maganda kay Jesus? Hindi lang siya nag-aalok ng kapatawaran ng Diyos, kundi ang kanyang sinasabi, tayo ay mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ano ang unang puntos na gusto natin puntusan? Sabi po ay ganito, ang kapatawaran ng kasalanan ang dapat ipangaral. Ano ba ang pinagkaiba ng pulis at ng Kristiyano? Ano ang pinagkaiba? Mayroon silang pagkapareho pero may pinagkaiba. Ang pulis lalabas ng presinto para maghanap ng mga lumabag at nagkasala sa batas. Huhulihin. Dadalhin sa hukuman para parusahan. Ang Kristiyano, lumalabas ng simbahan, lumalabas ng gawain, galing sa prayer meeting, lumalabas ng ating mga tahanan, naghahanap din ng mga makasalanan upang dalhin sa paanan ng Panginoong Jesucristo at makaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Yun ang ating kampanin na ang isang tao kahit anong laki ng kanyang kasalanan, pag siya nadala natin sa harapan ng Panginoon, tatanggap siya ng kapatawaran sa Diyos. Ano ang dapat kong dala? At ako'y nakarating muli dito sa damka. Ano ang
dala dito? Ang aking dala dito ay yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. Yung pagpapatawad ng Diyos kahit ang laki ng ating kasalanan. Brad, sis, kahit anong laki ng kasalanan na iyong nagawa, huwag kang matakot at mangamba sapagkat kayang patawarin yan ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Sabihin mo sa kanya, huwag lang yung utang mo kahapon. Diba? So, kapatawaran ng kasalanan ang dapat ipangaral. Tatupasin mo kaya, lalakto na tayo sa ikalawa. Ang ikalawa na gusto kong puntusan ay ito. Ang kapangyarihan mula sa langit. Sabi ng verse 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusuko ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya kung kayo aalis sa Jerusalem, hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Meron siyang ini-introduce, meron siyang pinapakilala. Kung matatandaan natin, minsan, nang siya'y unang magpahayag na siya'y mamamatay, ang kanyang mga alagad na pangulaw, nalungkot. Nakaramdam sila ng parang malaking kalungkutan. Bakit? Sapagkat siya ay iiwan ng Panginoon. Pangalawang pagsasabi niya na siya'y mamamatay, nalungkot din sila. Eh di ba, masakit naman talaga ang mararamdaman ng isang tao kapag ikaw ay iniwan ng iyong mahal sa buhay, lalo't sila'y pumanaw na sa mundo nito, masakit talaga yun. Yung mga anak namin, nung sila'y maliliit pa, kapag kami aalis ng bahay at gising, humahapon. Parang ayaw kami paalisin. Hindi lang sa ayaw paalisin, gusto pang sumama. O di ba ganyan din po yung magulang na narito? Bakit? Kasi piling nila, pababayaan sila. Piling nila, iiwan sila. Piling nila, pababayaan sila. Eh, talaga bang pababayaan natin sila kaya tayo umaalis ng bahay? Hindi. Kaya lang hindi nila abot ng kanilang isipan. Hindi nila maintindihan bakit kailangan natin umalis. Kaya tayo umaalis para na din sa kapakinabangan nila sapagkat tayo'y maghahanap buhay para pangtustos sa kanilang pangangailangan. O ba? Nung nagsipag na ina, kapag gusto namin isama, ayaw nang sumama. Ganun yung mga bata eh. Nung lumaki na, may sarili ng barkada. May sarili ng kasama. Isama mo sa anghel, magpipilitan pa. Isama mo sa simbahan, magpipilitan pa. Nung maliit, maraming gustong sumama. Ganun yung naramdaman ng kanyang mga lagat. Hindi nila maintindihan. Ngunit, si Jesus, hindi niya hinayaan ang kanyang mga alagad lulunin kung malunod ng kalungkutan. Kaya unti-unti, ini-introduce niya. Sabi niya, sa aking pag-alis ay mayroong kahalilin. Sa aking pag-alis ay mayroong kapalit. At ito nga ay ang Espiritu Santo. Unti-unti niya na ipinakikilala ang ikatlong persona. Eh, ano naman ang gagawin nung Espiritu Santo na tinutukoy niya? Yung kapangyarihan magmumula sa langit na ang sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi bumababa ang kapangyarihan mula sa langit. At walang iba kundi ang Espiritu Santo. Yung nakaraang gospel, actually marami pong trabaho. Maraming gagampanan ang Espiritu Santo. Gusto ko lang humpuntosan tatlo yung nakaraan. Yung nakaraang gospel, ini-introduce niya ang Espiritu Santo. Pag sinabing ini-introduce, pinapakilala. Yan di ba, pag ang isang manager o ang isang movie production ay mayroong pinapasikat na artista, ano ang kanilang ginagawa? Isinasama nila sa mga magagandang pelikula. At nakalagay doon sa kanila mga pangalan, introducing,
ipinakikilala. At kapag nakilala na itong bagong artista, darating ang panahon, itong pinapakilalang artista meron ng sariling pelikula. Parang walang ipinagkaiba yan dito sa ating mga young evangelists. Nung sila'y gumraduate, talagang inadapt sila at pinapasok bilang mga lingkod sa ating ministry. Pero hindi agad ipinanghayo. Unti-unti din silang ipinakilala. Binigyan ng programa sa radio, binigyan ng pagkakataong mag-daily bread, binigyan ng pagkakataong makapag-talk sa prayer meeting on the air, binigyan ng pagkakataon na makapag-talk sa Ambel, Martes at Sabado. Unti-unti silang ipinakikilala, ini-introduce. At nang sila'y makilala na, pinapupunta na sa mga hayo, sa probinsya, sa abroad. Bakit? Kilala na. Ganon din yung Espiritu Santo. Unti-unti ini-introduce para ang kanyang mga alagad ay makaalpas sa tinatawag na malaking kalungkutan, malaking kapanglawan, malaking pangamba. Balikan ko po, ano ang trabahong gagampanan ng Espiritu Santo? Sabi sa nakaraang gospel, siya ay patnubay. Anong ibig sabihin patnubay? Ang mga adventurer, pag pumapasok sa gubat, sa bundok, umaakyat, pag naglalayag sa karagatan, may mga dalang mapa yan. Ngunit hindi sapat yung mapa. Mayroong kasama yon, kompas. Upang yung kompas na yon ang magturo sa kanila doon sa pupuntahan nilang lugar, ang magdadirect sa kanila. Yun yung kanilang patnubay, yung kanilang giya. Ang Espiritu Santo din, ang gagawin niya sa iyo at sa akin, magiging gabay, magiging giya, magiging patnubay sa atin upang hindi tayo maligaw sa ating buhay espiritual na paglilingkod. Ito ang totoo. 2 taong mahigit tayo nag-pandemic, maraming nanghina, maraming nanlupaypay, maraming nawala. Pero pagkalipas ng mahabang panahon, biglang sumulpot at dumating. Bakit? Kasi hindi papayag ang Diyos na tuluyang mawala tayo sa Kanya. Gagawa siya ng paraan at daan sa pamamagitan ng Espiritu Santo para tayo'y muling magabayan na makabalik sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Bakit natin kailangan i-congratulate? Eh, nakabalik eh. Diba, nandito na ulit tayo, nagkita-kita na tayo. Sabi ni sister, saan daw ako nagpunta? Sa gilid-gilid. Diba? So, hindi lang siya patnubay. Sabi doon sa nakaraang gospel, at siya'y magtuturo ng maraming bagay. O, tika. Tika muna. Ano ang gagawin niya? Magtuturo ng maraming bagay. Bakit? Hindi ba naituro ni Jesus yung lahat ng mga bagay sa kanyang mga alagad? Bakit may paparating at magtuturo din ng maraming bagay? Ah, ganito kasimple lang yan. Ang Panginoong Jesus, nang magsimula ng kanyang ministry, ang edad niya 30. Ilang taon ang kanyang ministry? 3 taon. At yung kanyang 3 taong ministry, bawat taon ay may kanya-kanyang paraan ng pagkakakilanlan. Anong ibig sabihin paraan ng pagkakakilanlan? Yung unang taon ni Jesus ay tinatawag na taon ng kalituhan. Ano yung unang taon ng Panginoong Jesus sa kanyang ministry? Ang mga tao litong-lito, parang tayo din. Nung tayo bago pa, ang El Shaddai, di ba? Ang mga pare, ang mga obispo, ang mga monsignor, litong-lito. Ano ba yung El Shaddai na yan? Katoliko ba yan? Protestante ba yan? Born again ba yan? Di ba litong-lito sila? Hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan. Kahit kayo din na nandito, litong-lito. Sana ngayong hapon na ito, hindi na kayo nalilito. Nalilito pa ba kayo? Ay, salamat. So, ang unang taon ni Jesus ay taon ng kalituhan. Sino yan? Ba't pagpangaral? Hindi katulad ng mga Pariseo at Eskriba. May kapangyarihan ang kanyang aral. Totoo naman eh. Tumatagos ang aral ni Jesus eh.
pinapayas ng demonyo, bumubuhay ng patay, nakakapagpadilat ng paningin. Sino yan? Saan kumuha ng kapangyarihan? Gulat na gulat sila eh, litong-lito sila eh. Yung kalituhan na yun, lumipas yun. Pagsapit ng ikalawang taon, ang taong ito ay tinatawag na Year of Acceptance. Taon ng pagkilala. O, parang tayo din. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang El Shaddai Fellowship kinilala ng simbahan. So, pagtungtong ng ikalawang taon, si Jesus, kahit saan magpunta, sinusundan ng maraming tao. Bakit sinusundan ng maraming tao si Jesus? Sapagkat, kung nasaan si Jesus, bumubukal ang maraming himala at kababalaghan. Kung nasaan si Jesus, gumagaling ang mga may karamdaman. Dumidilat ang bulag. Gumagaling ang may ketong. Lumalayas ang masamang espiritu. Kaya ang mga tao, sinasadya siya. Kahit siya'y magtago, hinahanap siya. Bakit? Taon ng pagkilala. Year of acceptance. Ako naniniwala din na sa hapong ito, nandito si Jesus. Kasi, kaya naman kayo nagpunta dito, hindi para mag-basketball, di ba? Nagpunta tayo dito para makipagtagpo at maglingkod kay Jesus. Sabi ng Biblia, dalawa tatlo na magkatipon nang dahil sa kanya, siya ay nasa kalagitnaan nila. Sabi natin kanina, kung nasaan si Jesus, kung nasaan ang kanyang presensya, nandun ang kanyang maraming himala. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may himala kang tatanggapin ngayon. So ano yung ikatlong taon? Ano yung unang taon? Taon ng pagkalito. Pangalawa, taon ng pagkilala. At ikatlo, habang tumatagal, maraming nagalit kay Jesus. Marami siyang naging kaaway. Marami nang nagtangka sa kanyang buhay. Sino ang mga nagtangka sa kanyang buhay? Mga punong saserdote, mga eskriba, mga pariseo, mga temple servant. Ginawa ng lahat ng paraan para siyang isakdal. Pinaratangan ng kung ano-ano hanggang akala natin, akala nila, nagtagumpay sila sapagkat humantong hanggang kamatayan ng Panginoong Jesus. Pero hindi. Nagtatapos sa kamatayan ni Jesus. Bakit? Siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ano ang gagawin ng Espiritu Santo? Magtuturo siya ng maraming bagay ang hindi natapos ni Jesus. Maaari na hindi na ituro sa kanyang mga alagad. Ang magpapatuloy, walang iba, ang Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Espiritu Santo. Ngayon, ano ang kanyang gagawin? Hindi siya patnubay lang, kundi tagapagturo. Ikatlo, sabi nung nakaraang gospel, siya ay magpapaalala ng mga aral na itinuro ni Jesus sa mga mananampalataya. Ano ang ikatlong gagawin ng Espiritu Santo? Tagapagpaalala. Aminin natin at tanggapin natin na tayong lahat minsan mga makakalimutin na din. Ako, minsan, hinahanap ko yung reading glass ko. Ang tagal kong hinanap, yun pala, nakapatong lang sa ulo ko. Diba? Sign na tayo ay makakalimutin na. Minsan, nasa labas ako ng bahay, may kukunin ako sa kusina, pagdating ko sa kusina, ano nga yung kukunin ko? Kaya ang gagawin ko, lalabas muna ako para maalala ko uli ang kukunin ko. Tingnan ninyo, sa isang saglit, sa isang iglap, nagiging makakalimutin tayo. Eh lalo pa kaya yung mga aral ng Diyos ang hindi natin makalimutan na matagal na nating nadinig? At kung madidinig natin uli, saka lang natin maalala, ay oo nga. O sino pa yung mga taong makakalimutin? Alam nyo kung sino yung mga taong makakalimutin? Alam nyo kung sino? Yung mga may utang. Diba?
hindi pa ba ako bayad? Di ba? At sino naman yung mga taong matandain? Ang mga taong matandain, yung mga may pautang. Di ba? Tandang-tanda natin na may utang sa atin. Kaya kung ikaw ay makakalimutin, huwag mong maging negosyo ang magpautang. Lugi ka. Ano ang gagawin ng Espiritu Santo? Magpapaalala sa atin ng mga aral at itinuro ng Panginoong Jesus. Kaya malaki yung gagampanan ng Espiritu Santo na darating sa ating buhay. At sa atin pong pagbasa, ang sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi bumababa sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. I-advance natin sa aklat ng mga gawa. Ang mga alagad ay nagtatago. Bakit sila nagtatago? Sa takot. Na baka sila'y madaw, may isang nangyari kay Jesus. Ngunit, nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, aba, yung mga takot, yung mga duwag, yung mga nag-aalala sa kanilang buhay, biglang nagsipaglabasan ng aral at nagpatuo patungkol kay Jesus. Bakit nangyari yon? Kasi bumaba ang Espiritu Santo na nagbigay ng lakas ng loob sa kanila. Eto mga kapatid, kung wala tayong tinanggap na Espiritu Santo, siguro hindi